guys. Epekto ng pagpupuyat. O kaya naman, epekto ng hindi pagkatulog. O kaya, epekto ng may insomnia. So, relate ka? Marami tayong patients na ang complain nila, bukod sa nagpapacheck up sila ng high blood nila, or nagpapacheck up sila ng blood sugar, or regular follow-up about cholesterol, about chest pain, kung may sakit man sila sa puso. Lagi kong tinatanong sa patient is kung kamusta yung pagtulog mo. Every patient na nakikita ko, lagi kong tinatanong yan. Kahit hindi nila kino-complain, automatic na yan. Tinatanong ko kung kamusta yung pagtulog nila. Kasi, importante ang sleep sa isang pasyente. Ang recommendation natin, dapat at least 7 oras, 7 hours of sleep ang kailangan ma-achieve mo, regardless ng edad mo. Kasi naka-encounter ako na sinasabi ng patient, "Dok, matanda na kasi ako, kaya okay lang, Dok. 3 oras lang yung tulog ko, sakto na yon." Meron naman nagsasabi, "Dok, pag natulog ako ng alas 10, gising na ako ng alauna. And then, hindi na ako makakatulog niyan. Hanggang mag-umaga na." So, maikli lang yung tulog nila. Meron naman, nagigising din ng madaling araw, and then, nakakatulog rin eventually, ng mga alas 4, then gigising ng alas 6. Sabi ko nga sa isang patient ko, "Ano pong ginagawa ninyo kapag ganyan ay alauna, alas 2 gising ka na, at hindi ka makatulog?" "Dok, nagro-rosaryo na lang po ako, nagdadasal." Okay? O kaya isa naman, "Dok, ikot ako ng ikot sa kama. Tingnan ko kung anong posisyon ako makakatulog." So, hindi po siya bihira, pero marami sa pasyente natin ang nagsasuffer ng hindi mapagkatulog ng maayos at ma-achieve ang 7 hours. So, meron lang po tayong konting information kung ano ba ang dahilan at anong magiging epekto rather, ano ang epekto ng insomnia sa inyo kung hindi nyo ma-reach yung 7 hours. So, number one, epekto sa brain. Maepekto po yan sa ating nervous system. So, usually, pag tulog tayo, nabubuo yung mga neuron pathway. So, nagkakaroon ng pagdugtong-dugtong ng mga new information. Kung ano yung ginawa mo that day at kung may natutunan ka, nagde-develop po yung brain natin ng pagdugtong-dugtong niyan. Okay? Binubuo niya. Kaso, pag kulang ka sa tulog, ang nangyayari, hindi po ito nangyayari. So, ang epekto niyan, magiging poor ang inyong concentration. Hindi ka makapag-concentrate sa trabaho mo. Hindi ka makapag-focus. Hindi ka matututo ng bagong bagay or learning new things. Parang okay na sa'yo yung dati mong alam. Yung bagong kaalaman, hindi ka makadevelop ng new learnings kasi hindi nabubuo yung pathway. Okay? And pwede mag-develop ito ng microsleep. Yung nakakatulog ka ng ilang segundo and then gising ka na naman. So, hindi ito maganda kasi prone ka sa aksidente. At the same time, mood swings. So, pag nangyari yan, may mood swings ka na. So, mainitin ang ulo, lagi nagagalit. So, ang laki ng effect sa nervous system natin. So, it's very important na you get enough sleep. Next na effect naman sa katawan natin is sa ating ano, sa ating tiyan. Usually, kapag puyat, may hormone po na napoproduce at inuutusan yung brain mo na kumain. So, maraming ganyang mga patients. So, relate na relate. Pag laging puyat, ang tendency, magutom. So, ito yung mga kumakain ng hating gabi, madaling araw. Kasi hindi lang makuha yung tulog nila, kakain na lang sila. And, tumataas po yung isang hormone natin. Yung hormone na yan, nagsisend ng signals yan na, "Uy, kumain ka, gutom ka na, kumain ka na." No? So, ang tendency, it will lead to obesity. Overweight, obesity, and then, tatama rin ka mag-exercise. Okay? So, ito yung epekto naman sa ating tiyan. So, lumalaki tayo kasi
ginaganahan tayong kumain pag puyat. And then, bababa rin ang immune system. Ito yung pangatlo. Usually, yung mga cytokines, yung mga panglaban natin sa infeksyon, pag tulog tayo, diyan niya nagpo-produce. Ngayon, kung wala kang tulog, kulang sa tulog, definitely, bababa yung production niyan. And, ihina ang immune system. So, mas madali kang kapitan ng sakit. So, sinabi na, laging puyat yan, hindi lang puyat, sakitin pa. Diba? So, it can happen. So, importante po yung 7 hours of sleep. And lastly, effect sa cardiovascular system. Epekto sa heart. Epekto sa puso. Epekto sa blood pressure sa mga kaugatan natin. So, marami pong pag-aaral yan that supports na ang hindi enough sleep o pagpupuyat can increase the heart rate. So, yung heart rate po ninyo na 60 to 70, kung lagi kang puyat, ito ay bibilis. Magiging 90 o 100. So, ramdam ninyo yung kabog. Ramdam nyo yung palpitation. Okay? And hindi po maganda ng heartbeat natin umaabot sa malapit sa 100. Okay? Nauna ka pa sa galaw ng relo. Ang relo po, 60 lang sa isang minuto. Ikaw, 100. So, parang nagipag-unahan ka pa. And, hindi lang sa heart rate, pati na rin sa blood pressure. Usually, ang BP natin dapat bababa na sa gabi. And pagdating ng alas 5, tataas na po uli yan. Pero, paano kung hindi ka nakakatulog? Definitely, hindi siya bababa ng dapat na level na ibababa niya. So, namimaintain siya ng medyo mataas. Ang tendency, hindi ka relax. Pagdating ng alas 5, mas mataas at nag-shoot up ang blood pressure. Kaya marami tayong pasyente na dadala ng ospital, ng emergency room pagdating ng madaling araw, alas 5. Kasi nag-shoot up na ang BP. Masakit ang ulo, masakit ang batok, nagsusuka, nahihilo. Kasi hindi sila nakakuha ng magandang tulog for ilang consecutive days. So, may epekto sa blood pressure. So, ito po yung mga effects ng pagpupuyat or insomnia at yung hindi nakaka-attain ng 7 hours of sleep a day. So, hopefully, makuha ninyo yung tulog ninyo para maiwasan natin yung mga hindi magandang epekto ng pagpupuyat. So, I hope malinaw ang lahat. Everything is clear. Kung may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do, Dr. J?